Ang pag-uusapan po natin, mga tol, ito pong si Senator Risa Hontiveros, na lahat yata ng hindi maganda, yun lang ang nakikita niya sa gobyerno. Ano? Hindi ko naman sinasabing perpekto ang gobyerno ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, pero tanging yung mga negatibo lamang ang pilit nilang tinitingnan at pinapalabas na malaking issue sa harapan po ng publiko. Kasi ito pong ating mahal na Pangulo, sa kanyang kagalingan bilang Pangulo ng Bansa, nagtalaga po siya siyempre ng commissioner dyan po sa Bureau of Customs na si Bienvenido Rubio. At ito pong si Bienvenido Rubio, ito po ngayon ay talagang gumaganap sa kanyang katungkulan bilang commissioner nga po ng Bureau of Customs. At dahil po sa kanilang malawak na intelligence, ay nakakasabat po sila ng iba't ibang uri ng illegal na transaksyon ng mga agricultural products in particular papasok po ng bansa. Yung mga smuggled na rice at saka sugar so far, ito po ay napagdesisyonan in particular yung sugar ng ating Pangulo na ibenta po sa kadiwa ng Pangulo. Basahin po natin ang particular po ng balita na yan. March 22, 2023, 9 in the morning, mga kumpiskadong asukal ibebenta sa kadiwa store. Ito po ay balita mula po sa website ng Net25. Ayon po dito sa balita, inaprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang rekomendasyon ng Sugar Regulatory Authority na ibenta ang nasa 4,000 metric tons na kumpiskadong asukal sa halagang 70 pesos kada kilo sa mga kadiwa center. Sinabi ng Presidential Communications Office na hiniling ng Pangulo sa Department of Agriculture at SRA na makipag-ugnayan sa Bureau of Customs at sa iba pang ahensya ng gobyerno upang matiyak na ligtas at sumusunod sa Food Safety Act at iba pang regulasyon ang mga nasabat na asukal. Matatandaan layunin ng Pangulo na gawing abot-kaya ang asukal dagdag ng PCO. Sa kasalukuyan, nasa 86 pesos hanggang 110 pesos kada kilo ang presyo ng refined sugar sa pampublikong pamilihan. Ipinaliwanag ng PCO na ang mga nakumpiskang illegal na agricultural items ay maaaring ibigay sa mga government entity bilang donations sa ilalim ng Custom Modernization Tariff Act. Sa kabilang dako, suportado ng United Sugar Producers Federation of the Philippines ang mga naging hakbang na ito ng Malacanang. Sa gitna ng pagtaas ng presyo ng asukal, hiniling ng SRA Administrator na si David Alba ang pag-aproba ni Pangulong Marcos na ibenta ang mga ipinuslit na asukal sa outlet ng kadiwa. Sinabi ng Department of Agriculture na inihahanda na nito ang guidelines o alituntunin para matiyak na ang inisyatiba ay papasa at walang kaharaping legal na problema. In short, mga tol, ito pong desisyon ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ay dumaan sa masusing pag-aaral. Hindi po ito basta lang naisipan ng ating Pangulo. O sige, ibenta nyo yan sa kadiwa ng Pangulo. Sumangguni po ang ating Pangulo sa Sugar Regulatory Authority at dinilin po nito ang sektor po ng mga mag-aasukal katulad po ng United Sugars Producers Federations of the Philippines na sumang-ayon po sa hakbang na ito ng ating Pangulo. And most of all, this is legally binding sapagkat nakalagay po sa batas, particular sa Customs Modernization Tariff Act, na ang mga nasabat na mga agricultural or smuggled agricultural products ay pwede pong i-donate sa ating government entities nang sa ganon pakinabangan po ng publiko at kahit paano magkaroon po ng revenue sa ating gobyerno. Kaya ngayon, nagtataka ko bakit itong si Risa Hontiveros satsat ng satsat at may mga dahilan pa siya na ganito, ganyan, ganito. Pero basahin muna natin ano, o panoorin muna natin yung kanyang media press briefing. Ano? Yung ito nga pong press briefing niya kahapon po yata ito o nung isang araw. Kaugnay nga po dyan sa naging desisyon ng ating Pangulo na ibenta po sa kadiwa ng Pangulo ang mga nasabat na asukal ng Bureau of Customs. Pakinggan po natin ang isa't
minutong mahigit na pahayag nitong si Senator Risa Hontiveros at suriin po natin ang kanyang mga sinabi at the same time yung balita din po kaugnay din po nitong kanyang mga pinahayag. All Asian, according to my sources, initially quote... According to my sources. Okay, eto na naman tayo. Ang problema kasi dito sa mga mambabatas natin kung minsan, parang nakakalimutan nila kung ano po yung kanilang mandato. Kailangan pa ba nating every now and then ipaalala na ang mandato po ng mga senador ay para lumikha po ng batas. Maging mata ng taong bayan kapag ka meron pong mga pagkukulang sa ating gobyerno. Pero hindi para pakialaman ang trabaho ng ehekutibo. Maging mata in a sense na dapat sila yung magsagawa ng mga pagdinig o hearing para makapag-come up po sila ng isang batas na magkakaroon po ng tugon doon po sa issue na nakikita po nila kung may mga kakulangan sa ating ehekutibo. Ang problema sa kasalukuyan, may mga senador na katulad po nitong si Hontiveros na ginagamit ang mga ganitong pagkakataon para po mag-grandstanding sa publiko. Ito ba ay preparasyon mo, Risa Hontiveros, sa pagdating ng halalan sa 2028? At balibalita namin, ikaw ay tatakbo sa pagkapangulo. Wala namang problema doon kung ikaw ay tatakbo sa pagkapangulo. Pero sa panahong ito, na 5 taon pa halos ang natitira bago dumating ang 2028, kung maaari naman sana, ganapan mo ang iyong trabaho at huwag mong gamitin ang iyong posisyon sa Senado para mag-grandstanding sa publiko, magpapogi at isipin ng tao na ikaw ang savior sa 2028. Tuloy tayo dito mga tol. Then a wholesale price of 85 pesos per kilo. Why is this price so appalling? You can actually buy refined sugar wholesale for 25 pesos per kilo in Thailand. Kung matino kang importer, you know that you would already get a decent profit if you sell sugar at 61 pesos. Bayad na doon ang warehousing, duties, handling, at may maayos ka na profit of 8 pesos per kilo per industry standard at a wholesale price point of 61 pesos. The 85 pesos asking price of All Asian imposes an additional 24 peso super profit for a total of 24 plus 8, 32 pesos per kilo profit. Multiplied by 440,000 metric tons, ang tubo mo na lampas sa normal ay 10.5 billion pesos. Malaki kumpara sa 3 traders lang. Kung kasama ang normal profits, ang total... Ngayon, ganito yan. Ano? Sabi niya, makakabili ka ng 25 pisong asukal kada kilo sa Thailand. Ang tanong, Risa Hontiveros, kapag ka sinabi mo ba na 25 pesos per kilo, yan ba ay year-round ang price na yan? Mananatili bang 25 pesos sa buong taon? At available ba yan sa lahat ng pagkakataon? Pagka ang gobyerno po ba natin bumili, nag-angkat sa Thailand, otomatiko makakakuha tayo sa ganyang halaga ng kilo ng asukal? Di ba hindi? Kasi maraming mga factors. Unang-una, ang Thailand, exporter. Maraming mga bansa ang bumibili po sa kanila. Maaaring nakapila. Maaaring pagdating po ng ating bansa at nag-conside ito doon sa pangangailangan ng publiko para sa asukal, eh dumating yung punto na hindi na 25 pesos ang halaga ng asukal sa Thailand. Kasi pabago-bago yan eh. Depende po yan sa supply and demand. Kapag ka mataas ang supply, syempre mababa ang halaga nito. Kapag ka mataas ang demand, diyan ngayon kikita yung mga supplier kasi tataas ang halaga ng kanilang mga produkto. Kaya yung sinasabi dito nitong si Senator Risa Hontiveros na reliable source, hindi po yan reliable source. Ano? Kasi bakit? Iyan ay para lamang sa kanilang pananaw.
mas maniniwala ba kami sa source mo, Risa Hontiveros, kaysa sa SRA, ang Sugar Regulatory Authority, kung saan meron silang expertise pagdating sa bagay na yan. Sino ang paniniwalaan namin? Ikaw na isang senador na supposedly dapat gumawa ng batas, hindi makialam sa pamamalakad ng ehekutibo? O, ano pa ang sinabi mo rito, Risa Hontiveros? Sabi mo pa dito, kahapon, March 22, 2023, masyado namang naging excited sa 12,000 metric tons na nasabat sa Subic at Batangas. Kung ang asukal sa Kadiwa ay para sa consumption ng poorest 30%, ibig sabihin around 300,000 metric tons ang kailangan para masabing hindi lang pang publicity ang balak ibenta na asukal sa Kadiwa. At kung ibebenta na ang mga nasamsam na supply na yan, 61 pesos per kilo lamang, hindi 70 pesos. Smuggled na nga, pinatungan pa rin ng tubong lugaw. Meron talagang gustong kumita dito, anak ka ng teteng na pahayag to, nitong si Hontiveros. Unang-una, punto, Hontiveros. Ang Kadiwa ng Pangulo ay hindi lamang intended para sa poorest among the poor. Ito ay intended para sa lahat ng Pilipino. Paunahan sa pagpila kapag ka merong paninda sa Kadiwa ng Pangulo. Pangalawang punto, mataas ang halaga ng presyo ng mga asukal sa merkado. Ito ay naglalaro ayon sa balita sa halagang 86 pesos hanggang 110 pesos kada kilo. Ang pagbababa ng gobyerno sa halagang 70 pesos ay makatarungan para sa mga kababayan po nating Pilipino. Hindi mo kinakailangan pag-isipan ng masama na tutubuan sapagkat walang ipapatong na tubo, sapagkat walang puhunan dyan. Ang 70 pesos na kilo, kapag ito ay mabenta sa buong Kadiwa ng Pangulo, 500 outlets nationwide, yan po ay magpuproduce ng milyong halaga ng revenue para po sa ating gobyerno. At ano ang mangyayari sa revenue na yan? Magta-transform po iyan sa programa, proyekto ng kasalukuyang Marcos administrations. Saan ngayon mapupunta yung sinasabi mong gustong kumita? Walang kikitain dito ang sino man, sapagkat yung 70 pesos per kilo na yan, puli mapupunta yan sa ating pondo ng gobyerno. Pinalalabas nyo ngayon dito na merong kumikita. Minimislead nyo ang isipan ng taong bayan. Pangatlong punto dito sa sinasabi natin, mga tol. Itong layunin ng Pangulo ay para ibsan ang kahirapan ng buong Pilipino. Hindi lamang ng mga partikular na mahihirap or poorest among the poor. Siyempre, pagka ginamit mo ang poorest among the poor, eh how many millions do we have? 114 millions of Filipinos. Ang poorest among the poor, nasa 30 million Filipinos. Sa tingin mo, kayang isupply ng gobyerno ang mga asukal na yan sa 30 million Filipinos? Hindi, di ba? Depende nga yan eh. Nasa tao yan kung sila ba ay pipila sa Kadiwa ng Pangulo para kahit paano ma-maximize nila yung budget nila sa pang-araw-araw. Ito ay isang hindi publisidad para lamang sa Pangulo. Ito ay layunin ng Pangulo para kahit paano makaibsan sa kahirapan na nararamdaman po ng bawat Pilipino dahil sa epekto ng inflation. At ang inflation na ito ay hindi kasalanan ng Pangulo. Ito ay global activity. Napakaraming bansa ang higit na mas mataas ang inflation rate kumpara sa Pilipinas. Sa katunayan, unti-unti nang bumababa ang inflation rate dito sa ating bansa dahil sa kagalingan ng pamamahala ng Pangulong Bongbong Marcos. Pero pinalalabas nyo ngayon sa harapan ng publiko, masama ang layunin dito ng Pangulo at pagkakakitaan pa ang mga na-smuggled, ay ng mga nakumpiskang smuggled agricultural products na ito. Eh, sa mga susunod na araw, meron na naman bagong balita tayo, di ba? Kasi ang sinasabi ngayon ng ating gobyerno, pag-aaralan din ng Department of Agriculture na ibenta din sa Kadiwa stores
ang mga bigas naman na nasabat ng ating Bureau of Customs. Basahin ko po ang balita. Bukod sa mga nasabat na asukal ay kinokonsidera rin ng Department of Agriculture ang pagbebenta sa Kadiwa stores ng iba pang makukumpiskang smuggled na non-perishable agricultural commodities gaya ng bigas. Ayon kay DA Assistant Secretary Rex Esto Perez, kailangan lang na makapasa ito sa phytosanitary inspection upang masigurong ligtas bago ibenta sa publiko. By the way, ang phytosanitary inspection, ito po ay pagsusuri para matiyak na wala pong mga maaaring maging dulot na sakit ang mga agricultural products na ito kapag ito po ay ibinenta sa publiko. Ituloy ko po ang pagbabasa ng balita. Hindi naman kasama rito ang mga nasamsam na smuggled na produktong madaling masira gaya ng carrots at sibuyas. Paliwanag ni Esto Perez, mas mahal ang gagastusin ng pamahalaan rito mula sa testing, logistics hanggang cold storage. Kaya ganun po kasimple, hindi na isasama ang mga sibuyas at carrots. Ang gagawin na lamang po dyan, i-dispose na lamang po yan properly. Pero yung mga non-perishable agricultural commodities, katulad po ng bigas, eh pinag-aaralan na po ng ating gobyerno kung isasama po ba itong ibenta sa kadiwa ng Pangulo. Ngunit, inaasahan na po natin yan na kapag ka na isakatuparan na itong plano ng ating gobyerno, muli na namang magsasalita itong si Hontiveros para lamang sa kanyang pag-grandstanding. Ako, wala akong nakikita dito na ibang dahilan. Hindi tunay na malasakit para sa Pilipino ang iniisip nitong si Hontiveros. Kasi kung talagang nagmamalasakit ito sa Pilipinas o sa Pilipino, hindi niya pipigilan ang layunin na ito ng ating gobyerno na makapagbenta ng dihamak na mas mababang presyo sa merkado. 86 pesos ang pinakamababang halaga kada kilo ng asukal. Down to 70 pesos sa kadiwa ng Pangulo, nakapag-menos ng 16 pesos. Anong gusto mong mangyari? Ibenta lamang sa halagang 61 pesos per kilo? Anak ka ng teteng, saan ang galing yung figure mo na yan na 61 pesos per kilo sa iyong source? Mas magaling ka ba? Mas magaling ba ang source mo, Risa Hontiveros, sa Sugar Regulatory Authority na merong expertise sa mga ganitong bagay? Ang maipapayo ko na lamang sa iyo, Hontiveros, gamitin mo ang iyong pagiging senador sa tamang kaparaanan, hindi para mag-grandstanding sa publiko. Malayo-layo pa ng halalan, 2028. Masyado ka pang maaga para magpapogi sa gobyerno o sa publiko. Sa tingin mo ba, kada mo sinasabi iyan, nakakakuha ka ng simpatiya ng tao? Hindi, kayo-kayo lang na mga pinklawan ang nagbobulahan. Ewan ko kung nakikisali sa inyo ngayon ang DDS na anti-Marcos, but perhaps hindi gagawin ang DDS na anti-Marcos na sumapi sa inyo eh. Kasi bakit? Takot sila sa dilaw. Ang mga DDS na anti-Marcos, takot ito sa dilaw. Kasi pagka nakabalik ang mga dilaw, sigurado may mangyayaring hindi maganda sa kanilang minamahal na tatay nila. Pero si Pangulong Bongbong Marcos, since hindi namumuliti ka, hindi natatakot sa dilaw, hindi natatakot sa DDS. In fact, sa kanyang pamamahala, may mga DDS, may mga dilaw, may mga pink, o kompleto ricados. Yon ang pagkakaisa. Pero ikaw, Senator Hontiveros, wala kang ginawa eh. Kung hindi tignan ng negatibo ang ginagawa ng ating kasalukuyang gobyerno, hindi mo man lang ma-appreciate kung ano ang ginagawa layunin ng Pangulo. Ito, balancing act ito. Hindi porkit sinabi ng Pangulo na ibenta yan, in particular, ang mga magsasaka po natin sa larangan ng pag-aasukal ay maaapektuhan. No? Meron ngang sinabi dito, suportado ng United Sugar Producers Federation of the Philippines ang naging hakbang na ito ng Malacanang. Even ang mga grupo ng mag-aasukal dito sa Pilipinas ay nakasuporta sa layunin ng Pangulong ibenta ang mga smuggled agricultural products na ito sa kadiwa ng Pangulo. O. Ngayon, tapos pupunain mo, Senator Hontiveros, magbibigay ka ng mga figures na ayon lamang sa iyong source. Inuulit ko, bago tayo magtapos, ang mga source mo ba na yan, Hontiveros, mas magaling ba yan kaysa sa SRA, yung Sugar Regulatory Authority po natin?
E kapag ka mas magaling yan, eh dapat tanggalin na yung mga nasa SRA. Tapos ilagay na yung mga tauhan mo dyan na nagpipid sa'yo ng information. O yan lang muna ang ating topic sa oras na ito, mga tol. Ano? Kailangan lang natin pansinin lahat ng mga ganitong uri ng pamumuna sa gobyerno at ituwid ang kanilang maling impormasyon na ipinararating po sa ating publiko. Ano ba ang masasabi nyo dito kay Ontiveros? Kayo ba ay natutuwa o nabibwisit sa ginagawa nito? Paki-comment nyo lamang po dyan po sa ating chat area. At bago po tayo magtapos, magbabalik muna ako sa inyong mga komento. Maraming maraming salamat sa inyong muli, mga tol. O, shoutout muna